Magandang umaga po sa inyo. Ako nga pala yung mga yung gumagawa po ng hulmahan dito sa amin. Marami po akong nagawa mga hulmahan, mga decorative, bricks at iba pa. Meron tayong mga double, single na 4, double na 4. Meron ding disguise na hulmahan. Yan po ang molder natin. Ngunit meron po akong ipapakita sa inyo ngayon na bago. Ewan ko lang kung bago po sa paningin ninyo, pero sa aking pagkakaalam, wala pa pong iba kasing gumagawa nito at wala pa rin akong nakikita ditong ganitong klaseng hulmahan. Ipapakita ko po sa inyo ngayon ang ating bagong hulmahan. Yan po ang tinatawag na post block. Ngayon po, sasubukan ko lamang po kung ito po ba ay gagana o hindi. Ngunit ang akin pong hulmahan na bago sa paningin natin ay hindi pa po nasimbol. Kaya samahan niyo po ako. Titingnan po natin kung paano po natin naasimbolin. At maya-maya pag matapos na po, dadalhin po natin doon sa faktoryahan ng hollow block at susubukan po natin kung maganda ba ang performance niya. Kaya halina na po, samahan niyo po ako. Hello po, welcome back mga kapwa. Nandito po tayo ngayon sa aking munting shop na itong pinagkukunan namin ng aming pinagkakapirahan. Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung saan po yung sinasabi kong bagong hulmahan na tinatawag natin post block. Titingnan po natin. Ayan po siya. Ayan niyo pong makikita, mayroong malaking box sa gitna. At sa gilid niya, ayan po. Ngayon, hindi pa po na-welding yan. Hindi pa po na-symbol yan. Temporary pa lamang po. Titingnan po natin sa loob. Ano po? Ngayon po mga kapwa, nakikita po natin kung ano po ang itsura ng ating hulmahan. Ipapakita ko po sa inyo. Kung inyo pong napapansin, mayroon pong nakausling mga tubo dito sa gilid. Ayan po. Ito po ang ibig kong sabihin. Bakit po mayroong ganito? Kasi kung inyo rin nakikita yung mga hulmahan ng hollow block, hindi po ba't mayroon din ganito sa gilid? Malalaman po natin mamaya pag natapos na ito at masubukan natin. Ano po? Ang sukat po nito ay 9x9 inches. Dito naman po tayo. Ito po ang tosir. Ito po yung tosir niya. Itong tosir na to ay papasok po yan dito. Yan po, ganyan yan. Ito po ang magtutulak ng hollow block sa loob. Ito po yung nag-iisang basuka niya. Ito po ang sukat po nito ay 6x6. Bakit po mayroong ganito? Dahil pag nagawa na natin yung hollow block niya, ito ang magsisilbing butas niya. Magsisilbing butas ng hollow block. Dito po yan. Dyan yung nakalagay. At ito po yung lalagyan ng simento. Sa ngayon po hindi po natin maintindihan maigi. Dahil hindi pa po na-symbol. Andito po yung mga spare parts ng iba. Ito po ay lalagay natin dito para maging matibay
At ito po ay ipapakita ko sa inyo kung ano po ang gagawin dito. Hello po mga kapwa, narito na po yung bago nating finished product na hulmahan. Pagmasdan po natin mabuti. Ito po ay kakaibang hulmahan. Kasi hindi po ito kagaya ng hollow block. Ayan po. Mayroon din siyang tussel. Ito ang tussel niya. Hindi pa natin ito nasubukan. Ano po? Sasubukan pa po natin ito pag may oras pa tayo. Ayan. Ito ay para sa poste. Pag gusto po ninyong gumawa ng bahay na hindi na kayo gaanong gagasto, hindi po ba pag gumawa tayo ng bahay, talagang mayroon pong poste na concrete. Gagasto pa tayo ng plywood, ng kahoy, pako, higit sa lahat, siyempre, gagawin talaga yun ng panday. Susuhulan pa natin ng panday. Samantalang ito po, parang hollow block lang po ito. Pag nag-pile kayo ng hollow block, i-pile nyo na rin to. Kasabay ng hollow block, kung pataas na yung hollow block natin, pataas na rin itong poste natin. Natapos na yung ating piling, natapos na rin yung poste natin. Kasi ipatong-patong rin to eh. Nakikita nyo po ito. Itong butas na ito. 6x6 po yan. Ibig sabihin, itong butas na to, ito po lamang ang bubuhusan natin. Pero lalagyan natin yung butas na to sa actual, lalagyan natin ng bakal. Gaya ng ginagawa natin pag nagbuhos tayo ng poste. Ang kakaiba lang po nito, wala po tayong formas. Silbing itong hollow block niya, ito na po yung magiging formas niya po. Kaya sabi ko, pag natapos na yung hollow block natin na i-pile, tapos na rin yung poste natin. Sabay-sabay po silang lahat. Hindi mo na kailangan pa magpormas at saka magbuhos pa. Ayan po. Bukas po, sasubukan natin. Sabay-bayan po ninyo. Sasubukan po natin yung labas ng ating hulmahan na post block. Ayan po. Ito po ang finished product po natin. Nagpapasalamat po ako at natapos din. Kasi naisip-isip ko na rin na gumagawa naman lang din ako ng mga hulmahan ng hollow block. Di gagawa na rin ako ng hulmahan ng poste. Yan po ang resulta nyo po. Ano po. Pero hindi pa natin nasubukan. Ano? Pero nakagawa na rin ako ng ganito siguro. Bring you up. Yeah, come on. 그대로 또 나를 와박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서서 네게 만나.